Diyan na lahat mga kaibigan, no? Sa local disk C, kung saan naka-install yung kanyang operating system. So, nandun lahat sa users yan. Then, check nyo na kung ano yung gamit na account. So, dito, 5-star co-op. Yan. So, meron tayong isang unit dito. And very important ang files kasi parang lending company ito, mga kaibigan. And dinala sa ibang shop pero wala daw ibang option kundi i-format. Eh, hindi sila naka-backup. Very important daw mga files nito. Napan-checking ko rin mga kaibigan. Nag-conflict na kasi yung kanyang partition. So talagang kailangan mo na siyang i-format. Pero meron naman tayong isa pang option doon mga kaibigan. Kung saan ilalabas natin yung kanyang internal drive. Ilalagay natin sa isang enclosure. Then i-read natin sa ibang laptop. Pero wala tayong enclosure ngayon. Pang 3.5. Ang meron lang sa atin is 2.5 para sa mga laptop. Typical mga kaibigan. Pero meron pa tayong ibang option doon. Which is yung paggamit natin ng bootable device na Hirense Boot CDPE. Dapat gumawa kayo ng bootable device na merong laman na Hirense Boot, no? CDPE. Ito po yun mga kaibigan, yung gamit ko dito sa shop. Magbo-boot tayo dito kasi pag nag-boot tayo dyan, ma-access pa rin natin yung mga folders, no? Makikita rin natin yung mga files doon. Ito kasi hindi na siya dumediretso, nagbo-blue screen na siya. Preparing automatic repair and diagnosing your PC na lang yung nagpapakita. And na-check ko na nga rin, kailangan talaga siyang i-format, i-full clean, no? Pero ito na yung remedyo ko since wala akong enclosure. So mag-boot tayo dito sa ating Hirense Boot CDPE. So how to recover files using Hirense Boot CDPE. Suksok natin. Check nyo rin kung pang MBR o pang UEFI boot yung inyong computer, ha? Para ma-check nyo kung ano yung gagamitin ninyong bootable. Pang GPT ba o pang MBR. So yan, power on natin. Then mag-boot tayo. Delete. F2, meron din namang iba. Pero direct na yan. Punta tayo dito. So naka first option na siya. Dapat nandun siya sa number 1. F10. Yes. Then mag-boot. Hintayin natin na mag-boot dyan. Sa ating bootable device. Hirense Boot. Pag i-store nyo ng mga files na kukunin natin, dapat meron kayong external drive o meron kayong malaki-laking size na hard na flash drive. Sunod, nakapag-boot na tayo dyan mga kaibigan. Plugin natin yung ating hard drive. So dito natin ikakarga yung mga files. Windows Explorer. Yun. Nasaan na yung hard drive natin? Or meron naman silang backup dito mga kaibigan na partition. Yung sa OS lang natin yung gagalawin natin. Pero dito na yung ating hard drive, yung 1 terabyte. And nandito sa local disk D o sa desktop, nandyan din documents, naka-empty sya. Sa local disk C tayo. And then puntahan natin dito mga kaibigan yung users. Ang dami, oh, 5-star co-op. Hanapin lang natin dito desktop, nandito ba? Oh yan, nandito yung mga files. Okay. Then other files, i-copy ako na lang. Then makikita nyo na lahat dito mga kaibigan. Bahala na kayong mag-copy, no? So mag-sample tayo, copy. Then dalhin ko sa aking external drive. This PC. Dito yon, paste. Yon. So nagka-copy naman siya. Yan, ganyan mag-backup ng files, mag-recover ng files gamit ang Hirense Boot CDPE mga kaibigan. So gumawa lang kayo ng bootable device. Well, imimix ko na lang dito. Meron link will be in the description below kung paano gumawa ng bootable device gamit ang Hirense Boot CDPE. Diyan na lahat mga kaibigan, no? Sa local disk C kung saan naka-install yung kanyang operating system. So nandun lahat sa users yan. Then check nyo na kung ano yung gamit na account. So dito, 5-star co-op. Yan. Desktop files, documents, dami dyan, no? Dyan lahat. Tapos yung iba, pictures, yan.
Okay. So okay na to. High rents both CDP lang malakas.